Senator Miriam Defensor Santiago. Hello, ma'am. Good evening. Hello. Very nice to have you on the show. Thank you. Thank you so much. It's a pleasure. Aba, Molly, she gave the mic to her mommy. Nakita nyo? Iba, anak ni Miriam ho eh. Yes, there's Molly and me. Mama. Yes, that's you. Mama. Yes. Alam nyo po, itong dalawang batang ito, napaka-well-behaved po talaga. At obviously po, matalino sila. Anyway, Senator, you already have two sons, hindi ho ba? That's correct. I have two biological or birth children of my own. Mm-hmm. But they are now both young adults. One is 27 years old and the other is 17 years old. Mm-hmm. And they're both males. I see. So did you want daughters? That's why you adopted Molly and Megan? Yes, I've always wanted, not me, I always wanted to please my husband because my husband belongs to a family of only two sons as well. I see. So all his life he always dreamed of having little girls. Mm. And when I started having miscarriages, mm-hmm. He and I mutually decided to adopt baby girls. That is so nice. So you discussed it also with the two boys. Adopting them. In fact, it didn't need any discussion because apparently a consensus was developing in my family that I was suffering from a superabundance of maternal love and needed some conduit for my extra emotional energies. My boys didn't like being hugged or kissed anymore. I know when they grow up, that's true. But me also, I have an abundance of maternal love. I want another four children or something. You know, but alam niyo po, Senator, si ito pong dalawang napakagagandang batang ito, paano po ninyo sila na-adopt? Paano niyo po sila, how did you come across them? Nang naisip naming mag-asawa na mag-a-adopt kami ng dalawang babae, kagad, nagpasya ako na kukunin ko sa Molo, sa Iloilo City. Mm-hmm. Because taga-Iloilo kasi ako. Mm-hmm. Pero itong dalawang batang ito, nanggaling ito silang dalawa sa Rojas City, Capiz. But they were brought also to the Yes, asilo. Dahil walang orphanage doon sa Capiz, nadala sila sa Iloilo, doon ko sila nakita. Ito si Megan, nicknamed Miggy, mm-hmm. nakuha ito sa basurahan talaga, mm-hmm. sa Rojas City. Ah, really? Mm-hmm. Ilang buwan po si Megan nung napunta sa inyo? Anang napunta siya sa akin, itong taon lamang, mga kuwan na siya, 2 years old na. Pero nung nakita siya, kapapanganak pa lang sa kanya. Oh my God. At linagay siya sa basurahan, sa garbage dump. At yata dinala doon siya sa balde, dahil ang balde ay nakita na was covering her face. She was crying and the evening was dark and rainy. But she was very, very lucky dahil meron lang dumaan by accident doon at narinig siya. No, I don't understand why some people can afford to get rid of beautiful children like Megan just like that, no? When I'm dying to have my own child. No, but si Molly naman po, paano naman po siya napunta sa inyo? Si Molly naman, pinanganak siya sa charity ward ng ospital din sa Rojas City. At kasunod na araw, umalis na ang nanay niya. Nang tiningnan nila yung address na binigay, hindi na siya makita at wala ganong pangalan doon sa lugar na iyon. Hmm. So, they decided that she had been purposely abandoned. Kung sa ating under our adoption law, itong silang dalawa, si Miggy at si Molly, pareho ito silang foundlings or abandoned children. Doon po ba, Senator, sa asilo, ganyan po usually ang story ng mga bata doon? Or was there something special about these two beautiful girls na kaya po? Talagang ganyan sila lahat halos doon. Mga foundlings sila, mga abandoned, o kaya ay dependent children sila. Na dinala sila ng mismong nanay nila na nagsasabing hindi na nila kaya. Ayun. Pero nung sa asilo po kayo, Senator, you actually went there. Oo. Pumunta mismo ako nitong, kasi hindi naman sila sabay na kinuha. Eh. Nung kinuha ko si Molly, naalap po si Molly. May speech ako sa Iloilo City at napapagod ako. Kaya kamukha ng hanggang ngayong ugali ko ay nag-swimming ako sa beach. Ito kasing kanilang asilo de Molo, malapit yan sa beach area. Tapos nandun lang sila na pinutahan nyo. Kaya binibisita ko sila pag nag-swimming ako, yung orphanage na iyon. Ayun. Kaugalian ko iyon. Pero among the many children, bakit po silang dalawang napili ninyo? Ito, dahil sa nang dumaan ako, she rose from her bed. She was only about 2 months old at that time. Mga dalawang buwan pa lang siya. Tumayo siya, tapos she gave me a huge, huge smile. And she followed, her eyes followed me all around the room. Kahit naman ako siguro, kinuha ko na. Ayan. Senator, the baptism of Molly and Megan po hit the headlines as December 1st, hindi ho ba? Well, let me do that po. That's correct. And I purposely
plan for it to happen that way. I purposely tried to arrange for a media event because I wanted to conscientize the public about the desirability of adopting the children of the poor. That is so true. Dahil alam ko rito sa Metro Manila, maraming may mga kaya na mga magulang na gustong-gustong mag-adopt, natatakot sila o hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kaya gusto ko talagang ipaalam na sa ilalim ng ating bagong batas, the Domestic Adoption Act of 1998, na ako ang sponsor niyan sa Senado. Ayun! Napakadali na lang ngayon mag-adopt ng bata. Madali na lang po ngayon. Ginawa talaga iyan. Sinadya talaga iyan ng Department of Social Welfare na siyang katulong ko when this bill was being debated. Nako, maraming salamat po sa inyo, Senator. Dahil noon po, hindi ho ba yung mga nadi-discourage yung parents na hindi magkaanak, gusto nila mag-adopt kasi napakahirap daw ng process. Hindi na ngayon. Nung RTC judge nga ako, maski sa ilalim ng dati pang batas, ang adoption sa akin noon, tumatagal lamang ng 3 hanggang 6 na buwan. Eh lalo na siguro ngayon na may bago tayong batas, mas maikli na ang proseso. Kaya, alam niyo po, being a senator, ma'am, ng abogada eh. Kaya... Ah, abogada. Oo nga, anak ng abogada. Sabi ko nga, kung ako sana ang inadopt ni Senator Miriam, eh, madadagdagan po ang aking IQ points. Di ho ba? Kausap ko, ganyan, araw-araw, nako. Pero, ito pong, nako, you're a senator, and of course, everyone knows you're very, very busy. Di ho ba? Yeah, I'm extremely, extremely busy, but you must remember that I was already a very busy career woman even before I married. So our environment in the household has always taken this factor, has always inputted this factor into the household formula, that there is a mother who cares but does not have too much time. I see. So what do you do when there are moments that you are able to spend with them? Umupo lang siya sa kandungan ni Sharon kung natay kumanta na. Yeah, alam ko na yan dahil ang pangalan niya ay Megan. Megan. Call me Mega, sometimes only. But anyway, so what do you do po, Senator, in your spare time? I mean, when, not your spare time, but the precious time you spend with these two girls. Well, I'm one of those people who do not believe in the concept of quality time. Kung kulang ang time mo, talagang kulang ang time mo, maski anong gagawin mo. Dumaan na rin ako sa binasa ko ang duse-duse ng mga libro on childcare and how to invent quality time in your home, but it's just not possible. So we all just have to accept the fact that the mother cannot be at home as much as she wishes. Mm. And we just have to operate within that framework, and it works. And now, you know, women are, we have more options now, unlike many years ago, when the only options were to either become a nun or get married. That's right. And yes, they should grow up actually, you know, having strong characters like their mother, right? I hope so, but I hope that they will be happy individuals as well. That's extremely, extremely important. Sa aking karanasan, sa pananaw ko, ngayong may edad na ako, hindi kailangang maging masyadong matagumpay ang tao. Dahil success brings with it its own downside. That's true. Kaya mas mahusay pa na pangkaraniwan lang sana happy ang buhay peaceful nila, basta mapayapa lang at natutuwa sila sa sarili nilang buhay. Ayan po. Anyway, mga kaibigan, ngayong Pasko po, ang kauna-unahang Pasko nila, Megan at Molly. Their first true Christmas with a very loving family. Hindi ho ba? At we're very happy because I'm sure, especially after this program tonight, they will always remember this. Kagaya po ng hindi pagkalimot sa masasayang Pasko na nararanasan po ng mag-iinang Bibot at Enrique Amador na mamaya po ay makakausap natin. Kaya don't go away po, my second story of love pa tayo when Sharon returns. Senator, maraming maraming salamat po. More power to you. Merry Christmas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng New Secret Antiperspirant and Deodorant. Buti na lang! Extended ang Tic Tac. Tic Tac to millions! Now up to February 15! Lampas pa ng 3 Kings! Ikaw nanalo! Pero, akin ang premyo! Wise man ka talaga!